Yun no. Okay, pre, paring June, kumusta? So, ayan. Merong may nagtatanong sa atin, ano? So, pre, ano bang mga dapat gawin sa motor natin pagkatapos malusong sa baha? Okay, no? So, pagkatapos malusong sa baha. Alam naman natin kakatapos lang ng bagyo, si Bagyong Paeng, ano? So, kakatapos na ng bagyo na 'yon, grabe yung baha na naidulot niya dito sa atin. Iniwan niyang baha, no? Malalim, buong Metro Manila, Karatig Bayan, sa ibang lugar, ganun din. Lalo na doon sa amin, from Naik, Cavite, tapos paluwas ako ng Metro Manila, apat na baha yung nilusong ko ng motor na yan para lang makapasok sa trabaho. Okay, so balik tayo sa usapin. Ano? Mga dapat gawin sa motor natin pagkatapos ng may lusong sa baha, nababad sa baha, or tumirik siya sa baha, ano, yung makina, yung motor. Hatiin natin yung sa tatlo. Okay, una, unahin natin yung tumirik yung motor sa gitna ng baha, pre. No? Unahin natin yung tumirik sa baha. Kasi yung iba, naghahanap talaga ng ganitong ideya, ganitong topic para dun sa motor nila. Kasi dati, na-encounter ko rin yan eh. Tumirik sa baha yung motor. Hindi ko alam anong gagawin ko. So, ito na. Sana may ambag ito sa inyo. Ano? Okay, so lumusong siya, pre. Nilusong ko yung baha. Yung baha, umabot na, nalubog na yung gulong. Malalim na yon. Alos patuhod na ang lalim ng baha kapag ka lumubog na yung gulong natin, no? Sa baha. Patuhod na yung lalim niya. Ayun, tumirik yung motor sa gitna ng baha. Anong dapat gawin? Kasi, usually, tumirik na yung motor. Anong gagawin mo? Tutulak mo na ngayon. Wala kayo bang choice. Tulak mo yung motor mo. Pagdating doon sa ahon, no? Doon sa wala ng baha, may part naman na wala ng baha, elevated na yung area, doon tayo nagdi-drain ng motor natin, pinapatitian yung motor, tapos sinusubukan pa andarin ulit. Kasi, kaya nga unahin natin sila, itong topic na ito, kasi uuwi pa yung mga yun eh, no? Kawawa naman, tumirik yung motor, wala kang ideya paano gawin, so, ito ikuha natin, sana may mapulot kayo rito. Una, huwag mo na pilitin pre yung motor panda rin, ano? So tumirik ka sa gitna ng baha, tinulak mo ngayon, dinala mo dun sa wala ng baha, ano? Huwag mo na pilitin panda rin yung motor mo. Ang gawin mo, yung spark plug, kung may pambaklas ka, dapat lang naman may pambaklas. Baklasin mo yung spark plug. Kasi, maaring, yung pagkatirik kasi ng motor natin, pre, sa baha, sa gitna ng baha, dalawang posible kung bakit siya tumirik. Pwedeng sa lalim ng baha, pinasok na ng tubig, yung air filter, yung carburetor, pati yung combustion chamber. Pag pumasok na yan doon, titirik talaga yan. Meron din naman isang klase, na hindi naman siya kalaliman, kaya naman ng motor yung lalim ng baha, pero nabasa yung mga socket ng wiring, no? Lalong-lalo na yung galing sa stator, no? Yung pickup coil, pag yun nabasa, mag-grounded yan, mamamatay yung electrical niya, patay din ang makina, ganun po yun, ano? Dalawang klase yan. So una-una mong gawin, huwag mo lang pilitin panda rin yan. Ang gawin mo, yung air filter muna tayo. Air filter, kung kaya mong buksan mo yun. Maaring pinasok kasi yan ng tubig, buksan mo air filter. Yung carburetor, i-drain mo lang, may drain plug naman yun. Flat screw lang ang kailangan nun. I-drain mo yung carburador, i-drain mo yan. Yung gas, syempre patayin mo muna yung gas supply. Yung gas supply, patayin mo muna, tapos i-drain mo yung carburador, yung laman ng gas, kasi posibleng nahaluan na rin yan ng tubig. No, i-drain mo siya ngayon. Paka-drain mo ngayon nun, yung spark plug, buksan mo yung spark plug. Ano? Pag nabuksan mo yung spark plug, doon mo ngayon i-kick yung makina. Kung may kickstarter ka, i-kick mo siya para itutulak ngayon ng piston yung
sa itutulak ng piston yung tubig, kung may tubig man doon sa convection chamber niya, kung napasukan man yun doon, tutulak niya ngayon yun palabas, no? Tanggalin mo yung spark plug. No? So, galing tayo mula sa air filter, kasi kung pinasok na talaga yan ng malalim, malalim yung bahan ni lusong mo, napasukan ng tubig, doon yan magsisimula papasok eh. Mula sa air filter, kasi hihigop yun ng hangin. Hihigop yun ng hangin yung air filter, tapos papunta sa carburetor kung saan nagtatagpo yung air and fuel mixture. So, sasama na yung tubig doon. Papasok ngayon ng intake manifold, papasok sa convection chamber. Kaya nagkakaroon ng tubig yun. Kaya siya namamatay. No? So, yun yung dapat nyo unahin. Pangalawa, ano pa ba? Ayun, yung langis pre. Check mo din yung langis. Ano? So, gumawa ako ng kodigo kasi para hindi ko malimutan yung ibang idedetalye ko sa inyo. Ano? So, yun na, nagawa nyo na yun. Air filter, carburetor, spark plug, natanggal nyo na, kick mo siya, para hayaan mong bubugayan eh, bubugayan ng tubig doon sa kinakabitan ng spark plug kung napasokan man siya ng tubig. Ano? Bubuga ho yan. Ilalabas niya yun. No? Okay? Susunod, check mo yung kwan. Check mo pre yung langis kung napasokan. Kasi yung langis naman, kapag ka yung langis, sa dipstick, di ba? Buksan mo yung dipstick, tapos tingnan mo yung langis. Kapag ka naging chocolate brown na kulay niyan, na dapat eh langis ang kulay o maitim, pag naging chocolate brown na yung itsura niya, yun yung possibility na napasukan nga siya ng tubig yung makina. Kaya ganun yung nangyari. Oh. Pero, tingnan mo lang, kung sakali man hindi, ay mas maganda kasi maitatakbo mo pa yun. Yun lang naman pinuntahan natin kasi at least makabiyahe pa, ano, makauwi lang sa bahay. Saka na yung change oil, makatakbo lang muna. Yun yung unahin natin. At last, siguro, no, so, check mo na yung oil, okay naman siya. Yung air filter na dry up na, napatuyo mo na, punasan mo hanggang sa matuyo, taktak mo yung air filter niya, yung element na air filter, taktak mo yun, hanggang sa matuyo, taktak mo lang. Tapos, yung carburetor na drain mo na, okay na, buksan mo na ulit yung gas para pasukan na siya ng gas. Yung spark plug, lihahin mo kung meron ka, punasan mo, patuyuin mo, gasan mo na gasolina, mas maganda, saka mo siya ibalik ngayon, no? Balik mo na. Pag okay na yon, try mo na ngayon i-start, no? Pag ayaw pa rin i-start kasi okay naman na lahat, puntahan mo yung mga socket. Yung socket ng wire galing stator, no, maselan kasi yon. Minsan pag nabasa yon, hindi rin naandar. Magiging grounded kasi ngayon siya. Puntahan mo yung socket ng stator. Merong socket yun doon. Kalasin mo, na salpak naman yan eh, salpak yun, patuyuin mo, itaktak mo lang, matutuyo yun. Okay, so, yun, kagad sa mapaandar mo, makabiyay ka na, makauwi ka na muna, ano. Okay, so, pre, okay na, yung isa, nakabiyay na, nakauwi na, no, napanda pa rin yung motor niya. Okay, thank you. Ngayon, yung sunod naman eh, may nagtatanong yung isa, pre, yung motor ko, hindi naman na ano, hindi naman tumirik sa gitna ng baha. Okay naman siya, hanggang ngayon, nagagamit ko pa. No, nilusong niya, kinabukasan, nagagamit pa niya. Okay, so wala naman problema, ano daw dapat gawin niya? Eh di, wala ka nang gagawin, wala problema. So, di, gawin mo, ano, linisan mo lang. No, nilusong mo yung motor mo, hindi naman nasiraan. Hindi naman tumirik sa baha. Eh, check mo yung ano pre, yung langis. Kasi siyempre, lumusong ka, kung malalim, lubog yung gulong, no? Baka may nakapasok na tubig, may naka... Di natin alam eh. Di naman porkit hindi ka tumirik, eh, hindi siya napasukan ng tubig. Malay mo, sa breather, doon dumaan. No, nasa ano na. Check mo yung langis, pre. Check mo yung langis. Check mo yung langis. Kung hindi naman nag-chocolate brown yung kulay, eh, langis pa rin yun. No? Walang halong tubig yun. Pag nag-chocolate na yan,
Yun, sinyalis yun na napasokan ng tubig yung langis mo. Nung napasokan ng tubig yung makina mo. So, change oil muna din. No, change oil ka na. Much better. Ano pa? Kadena. Siyempre, galing ka sa baha, lubog yung gulong, lubog yung kadena sa tubig. Eh, kakalawangin yan kasi wala na yung lubricant niya eh. No? Eh, ilagyan mo ng langis lang. Akin, ganun lang naman ginawa. Langis lang. Langisan mo ulit yung kadena. Tapos, yung bearing, buksan mo yung gulong. Yung gulong sa akin, binuksan yung gulong. Oh. Buksan mo yung gulong. Kasi yung bearing niyan, may grasa yon. Eh, dinaanan nga ng tubig. Kasi lubog eh. Palitan mo lang din naman. Kagrasahan mo lang ulit siya. No? Para ma-lubricate ulit. Smooth yung takbo. Hindi siya maingay. Kasi usually, kapag kagaling ka sa baha, tapos sumunod na araw, mainit na, okay naman na yung panahon, maingay yan. Kasi mapapansin mo, maingay yung kadena, maingay. Tapos yung preno, maingay. Eh, gumagaling yung preno. Maingay yung preno. Yung bearing, ganun din yung bearing, maingay. Para kang may sisiw na kasama lagi, ano pa ganun. Habang tumatakbo ka, habang gumugulo, umiikot yung gulong eh. Umiikot, ano rin, sumasabay din yung ano. Para ka may sisiw na kasama. So yun, lulubricate mo lang yun. Ano pa ba? Yun lang. Langis ng kadena, grasa sa mga bearing niya. Yung brake drum, nagkukos din niya ng ingay eh, pag nabasa. Kasi nga, nalugog sa tubig eh. Pag nabasa yan, yung mga carbon niya, minsan kumakalso doon, yun yung nag-iingay. Oh, maingay yung, gumaganya. Pag binuksan mo yung gulong, linisin mo na rin yun. Bugahan mo ng pressure na hangin kung meron ka. Kung wala, punasan mo lang. Punasan mo lang. Okay na yun. Punasan mo lang. Pero punasan ko lang ng to yung basahan yun. Huwag yung basa. Ewan ko lang kung basa. Pero hanggat maaari, huwag. Yung to yung basahan, pre. Punasan mo siya ng gano'n. Para matanggal yung dumi, tanggal yung ingay. No? Huwag mo lalangisan na. Pag nilangisan mo, hindi pipreno yun. Hindi kakapit yun. Tuloy-tuloy yan. Okay, ano pa? Yun lang, mga spring. Huh? Yung spring ng brake drum, di ba? Minsan, pag nagpreno ka, lalo na sa huli, pag nagpreno ka sa huli, pag apak mong ganyan, ayaw na bumalik. No? Pag apak mo ng preno sa foot brake, ayaw bumalik ng preno. Nakapreno pa rin siya, gi-steady. Minsan, tatadyakan mo ng konti, pitik. Ipitik mo ng konti para, ano, para matulak. Kumbaga, para magulat siya. Yung mga spring, yung return spring ba tawag doon? No, yung spring ng brake shoe, di ba? Brake shoe, dalawa yan. Gaganon yan. Bubuka yun. Parang preno ka, bubuka yun. No, itong spring dito sa kabilaan, lalangisan mo para smooth pa rin yung ano niya, pagbalik niya. Hahatake niya ulit pabalik. Kasi minsan nag-i-stack up kapag ka-dry na. Kasi nga, napasukan ng tubig. Ano? Wala nang bisa yung lubricant niya. Yun, mga spring. Tapos yung arm. Ano ba tawag doon? Pasal sa preno. Makikita nyo naman yun eh. May spring din yun. Isa rin yun. Lalangisan nyo lang. Yun lang naman. Tapos, okay na ulit. Pakiramdaman. Ganun. Tapos, yun lang. Sana may naibahagi. Ayun, yung motor natin. Hindi ko pa nalilinis yun.